Ang buong buhay ni Padre Pio ay natanglawan ng banayad na liwanag ng ating mahal na Birhen. Sa isang liham noong ika-anim ng Mayo, 1916, May 6, 1916, ipinahayag niya ang pagiging magiliw na anak nang isinulat niya ang sumusunod. Narito tayo muli sa pagtatapos ng buwan ng ating magandang ina. Ang mahal na inang ito ay patuloy na ibinubuhos ang kanyang makainang pangangalaga sa akin, lalo na sa buwan na ito. Labis niya akong inalagaan. Nag-aalab ako bagamat walang apoy. Pakiramdam ko ang aking sarili ay mahigpit na nakahawak at nakagapos sa anak sa pamamagitan ng inang ito. Nais kong lumipad para sa anyayahan ng lahat ng nilalang na mahalin si Jesus at si Maria. Bilang halimbawa, tampok ngayong araw kung paano ipinakita at sinuklian ni Padre Pio ang panawagan ng mahal na Birhen sa Fatima. Iyan ang inyong alamin at tutukan ngayong araw. Upang maging ating tagapagtanggol, ating tulong, ating tagapamamagitan, ating tanda ng tiyak na pag-asa at kaaliwan, nais ng ating mahal na Birhen na ipakita ang kanyang kalinis-linis ang puso sa mundo. Nagpakita siya sa tatlong batang pastol sa Fatima, 106 na taon na ang nakalilipas. Ito ay isang magandang kwento, ngunit isang kwento, hindi isang alamat. Sa Fatima, nagbigay ang mahal na Birhen ng isang mensahe. Isang mensahe mula sa langit. Isang mensahe ng kaligtasan. Nabahagi ng kasaysayan ng kaligtasan bilang isang bagong banal na intervensyon ng kaligtasan. Ang buod ay nakapaloob sa mga tiyak na salitang ito na narinig ng tatlong bata sa mga aparisyon mula Mayo hanggang Oktubre 1917 or 1917. Nakita ninyo ang impyerno kung saan napupunta ang mga kaluluwa ng mga abang makasalanan. Upang mailigtas sila, nais ng Panginoon na itatag sa mundo ang debosyon sa aking kalinis-linisang puso. Manalangin ng palagi at magsakripisyo para sa mga makasalanan. Tandaan na maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil walang nagdarasal o nagsasakripisyo para sa kanila. Nais niyo bang ialay ang inyong sarili sa Diyos at handang tanggapin ang lahat ng pagdurusa na nais niyang ipadala sa inyo bilang kabayaran para sa mga kasalanan kung saan siya ay nasaktan at upang matamo ang pagbabagong loob ng mga makasalanan? Magrosaryo araw-araw, ang kabanal-banal ang mga puso ni Jesus at ni Maria ay nakikinig sa inyong mga kahilingan. Ang mensaheng ito ng Fatima ay nananawagan ng tugon sa ngalan ng buong simbahan. Isang tugon ng panalangin at sakripisyo na pinasigla din ang diwa ng kabayaran sa mga kasalanan. Masasabi natin na buong pusong tinugunan ito ni Padre Pio. Ang makainang pag-aalala ng kalinis-linisang puso ni Maria para sa mga kaluluwang mapupunta sa impyerno ay malalim at lubusang bumalot sa puso ni Padre Pio, na ginawa sa buong buhay niya ang isang malaking sakripisyo para sa ating Panginoon upang agawin ang mga kaluluwa mula sa walang hanggang kapahamakan. Hiniling ng mahal na Birhen ng Fatima nang bukod-tangi ang pananalangin ng rosaryo. At sino ang makakabilang sa mga oras na ginugol ni Padre Pio sa pananalangin para sa pagbabagong loob at kaligtasan ng mga makasalanan? At sino ang humigit pa sa pagtangan niya ng rosaryo sa kanyang kamay, gabi at araw, na pinupuno ang lahat ng kanyang malayang sandali sa araw ng pinaka-taimtim na pagbibigkas ng rosaryo? Gaanong mapagmahal ang paggigiit na inirekomenda niya ang rosaryo sa lahat bilang paraan ng kaligtasan.
Isang araw, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga nagpepenitensya, sabi nito, "Padre, ngayon sinasabi nila na ang rosaryo ay luma na hindi na ito uso. Hindi na ito dinarasal sa maraming simbahan." Sumagot siya, "Gawin natin ang ginawa ng ating mga ninuno at ang lahat ay magiging mabuti para sa atin." Ngunit si Satanas ang namamahala sa mundo at tumugon uli si Padre Pio. Dahil hinahayaan nila siya na maghari, maaari bang maghari ang isang espiritu ng mag-isa kung hindi ito kaisa sa kalooban ng tao? Wala nang mas masama pa sa mundong sinilangan natin. Ang nagdarasal ng malimit ay inililigtas ang sarili. Ang isang nagdarasal ng madalang ay nasa panganib. Ang hindi nagdarasal ay ipapahamak ang kanyang kaluluwa. Mahalin ang Birhen at gawing ang iba pa na mahalin siya. Palaging magrosaryo at sabihin ito ng maayos. Laging sinusubukan ni Satanas na sirain ang panalangin ito, ngunit hindi siya magtatagumpay. Ito ang panalangin ng siya na nagtatagumpay sa lahat at sa sinuman. At 2 araw bago siya pumanaw, inulit ni Padre Pio, "Mahalin ang ating mahal na Birhen at gawing pakamahalin siya. Magrosaryo at bigkasin ito palagi at bigkasin ito hanggat sa kaya mo." Hiling din ang mahal na Birhen ng Fatima ang mga sakripisyo, mga gawain ng pagpapakasakit, penitensya at pagdurusa na tinanggap o kusang niyakap upang iligtas ang mga kaluluwa mula sa impyerno. Gaano kahusay na unawaan ng ating mahal na Padre Pio ang pangangailangan ito? Sa katunayan, sinabi niya, ang mga kaluluwa ay hindi ibinibigay bilang mga regalo. Sila ay binibili. Hindi mo alam kung gaano sila kahalaga kay Jesus. Ngayon, kinakailangan pa rin silang bilhin palagi ng parehong barya. At binayaran at binili ni Padre Pio ang mga kaluluwa sa pinakamataas na halaga, sa magiting na penitensya, sa pagkain, sa pagtulog, sa pahinga, sa pagiging martir ng 58 taon sa ministeryo ng kumpisal, kasama ang mga pagdurusa na nagmula sa mga hindi pagkakaunawaan at mga pagbabawal at sukdulang mga hakbang sa pagdidisiplina na ipinataw labang sa kanya sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay, bagaman di niya ito kasalanan. Kasama ng napakalaking mga balakid na mahirap na lampasan upang maitayo ang tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa, ang ospital na itinayo ni Padre Pio. At higit sa lahat, sa pagkakapako sa kanyang krus na tumagal ng eksaktong kalahating siglo na daladala ang mga bukas na mga sugat sa kanyang katawan. Isang biktima na ganap na inihain para sa mga makasalanan. At iyon ang tugon ni Padre Pio sa mensahe ng Fatima. Dinibdib, isinapuso, isinaisip at ginampanan ni Padre Pio ang diwa ng mensahe ng Fatima. Pananalangin, pagsasakripisyo at pagbalik-loob sa Diyos. Sila ang mga kahilingan ng mahal na Birhen upang makamit ang kapayapaan sa mundo. Ang tanong, ginawa kaya ang mga ito ng sangkatauhan? Masdan ang kalagayan ng ating mundo ngayon at malalaman ninyo ang kasagutan. Kaya huwag tayong mag-atubili at magpatumpik-tumpik pa. Tulad ni Padre Pio, dinggin natin ang kahilingan ng mahal na Birhen ng Fatima. At naway maitaboy ang nalalapit na kastigong ipapataw ng Panginoon sa makasalanang mundong kinaroroonan natin sa kasalukuyan. At yan po ang nais kong ihatid sa inyo ngayong araw, ang importante at mahalagang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Walang iba kundi ang pananalangin ng rosaryo, ang pagsasakripisyo at pagbabagong buhay at pagbabalik-loob sa Diyos.
Kaya ating dibdibin at isa puso ang mga mensahe ng Mahal na Birhen para sa atin sapagkat ang kanyang pagpapakita sa Fatima ay ang aparisyon para sa ating panahon. At tularan natin ang halimbawa ni Padre Pio patungkol dito. At dito po tayo magwawakas na ng tuluyan. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyari pindutin lang ang superb na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At kung naibigan po ninyo ang pagtatanghal, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang videong ito. At kung nais po ninyo kami suportahan, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. Inaanyayahan ko po kayo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante at taga-suporta na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa bansang Pransya. Kaya mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email at doon po namin may papaliwanag sa inyo ng mas detalye kung paano po ang paglahok at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.